Hi guys, Jerfix nga po pala. In today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng brake shoe ng Yamaha AEROX. Gamit lang ang basic tools. And pag natapos niyo itong video na ito, ay pwede na kayo magpalit ng brakes kahit na nasa bahay lang. So, wag na natin patagalin, simulan na natin! Bago matanggal ang brake shoe, kailangan na muna natin tanggalin ang muffler and swing arm. So first, tatanggalin muna natin ang muffler. Meron itong limang tornilyo. Meron sa swing arm and 2 nuts para sa exhaust. Tanggalin na muna natin ang 3 bolts ng muffler. So natanggal ng 3 bolts, may nuts rin sa ilalim ng exhaust. Kailangan din tanggalin iyon. So bali natanggal na siya, hindi ko na din napakita pero ipapakita ko na lang ito mamaya. Ngayon, tatanggalin naman natin ang swing arm. Meron itong 3 bolts and 1 nut. Gumamit ng socket para dito. Kung meron kayong air impact, pwede rin naman para mas mapabilis ang trabaho. Kaya pwede rin naman gamitin sa pagluwag ang power handle para mas maganda. Kapag naluwagan naman ang 2 bolts ng swing arm, tanggalin naman ang bolt ng shock absorber dahil nakakapit ito sa swing arm and hindi matatanggal ang gulong kapag ito ay hindi mahahawi. So natanggal na rin ang 2 bolts, ngayon tatanggalin naman natin 24mm size na self-locking nut ng gulong. Again, pwedeng gumamit ng air impact, kung wala naman, gumamit ng power handle. Ngayon natanggal na ang nut, pwede na natin matanggal ang swing arm. Ngayon tanggalin na natin ang swing arm, ihawi lang ang shock absorber, pwede na itong hugutin at tanggalin. Naka-attach naman dito ang spacer. Ngayon, pwede na natin tanggalin ang gulong. Guys, ito na pala ang brake shoe. No need na po gumamit ng tools dahil kahit kamay lang, pwede mo matanggal. Pero mas mainam pa din gumamit ng tools para hindi masira ang kamay. Dahil ito ay nakapatong lang naman and nakasiksik lang sa guide. Bale may kanto sa bandang likod, yun ay para dito. Kapag binaliktad dito, ito ay tatama. Kaya dapat ito ay nasa tamang pwesto. Kailangan din linisan ng drum para matanggal ang grasa or oil na nakakapit dito. Ngayon, ilagay na natin ang new brake shoe. Ilapat ang bandang itas na shoe sa guide, then habang hinahatak ito pababa. May spring or hardware kasi ito kaya kailangan mag-apply ng konting puwersa. Bali, tutulak naman ito sa pin guide para lumapat. So ayun, nakabit na ang brake shoe. Di ba madali lang? Kahit ikaw nanonood, kayang-kaya mong gawin ito. Punasan and linisan ang brake shoe sa mga grasa and oil. Mas mainam na gumamit ng brake cleaner para dito. Kapag okay na ang lahat, ngayon ilalagay na natin ang gulong. I-center ang gulong sa shaft para mailagay ito at kung masikip naman, pwede itong ma-adjust sa kanyang cable. Ngayon, i-adjust ang cable, luwagan, then para lumuwag ang brake shoe para masalpak ang gulong. So bale, nag-release na siya pa pwede na maipasok ang gulong.
Kapag kulang pa, pwede pa itong i-adjust para maipasok pa ito. So ayun, sumalpak na. Ngayon, pwede na ilagay yung swing arm, pero lalagay muna natin ng spacer. Kapag nailagay na, ilagay na natin ang swing arm. Kapag nalagay na ang swing arm, ilagay na ang 2 bolts nito. Kapag nalagay ng bolt, ito ay higpitan. So ngayon, wala kaming torque wrench, gagamit lang ng ratchet or power handle. Higpitan ito ng gaya ng 60 foot-pounds of torque para hindi masira ang thread. Isunod natin ang shock absorber bolt. Ilagay, then higpitan ito ng 23 foot-pounds of torque. Ngayon, ilagay na natin ang nut. Sa paghihigpit nito, pwedeng gumamit ng air impact tool or power handle para mahigpitan ito. Kapag nahigpitan na, ilagay ang muffler. May isang klase ng tornilyo. Ang dalawa na parehas ang haba ay dito, at yung isa naman ay nasa gawing itaas. Nilagyan muna ng bolt ang gawing itaas para mailagay and mailapat ang gasket ng exhaust sa gawing ilalim. Ngayon, ilalagay na ang exhaust at meron itong ring gasket. Hindi na mahirap masyado ito ilagay dahil may guide din naman. So ito ang ring gasket. Gasket niya ito para hindi sumingaw. Ngayon lumapat na, ilalagay na ang dalawang nut. Kapag nailagay na, higpitan ito ng 23 pounds of torque. Ngayon, ilagay na natin ang remaining bolts. At kapag lumapat na, ito ay higpitan. So natapos na ang paglagay ng brake shoe, swing arm, and muffler. Ngayon, sa adjustment naman tayo ng brakes. Ang tamang adjustment lang nito ay nasa middle. Kapag malalim, hindi din maganda. Kapag mataas naman, baka naman mauna ka pa sa motor mo. Nasa table lang naman ito. Ina-adjust, pero depende pa rin sa may-ari kung gaano kataas o baba ang kanyang preno. Dito lang ito sa baba ina-adjust kung gusto mo mataas or mababa. Pinipihit lang ito at may lock. Yung tamang adjust lang dahil pag sumobra ito, baka hindi naman umikot ang gulong mo. And hindi mo naman ata gusto mangyari yun, diba? Para malaman nyo kung gaano kataas na, pindutin ng pin para sa handbrake. So yun na nga guys, natapos ng pagpalit ng brake shoe. Sana'y may natutunan kayo dito sa video ko. And kung may kulang ako sa video, just comment down below and don't forget to subscribe. Baboo!